So to continue with our message, we are on our Exodus series now. So last time we were having our Ten Commandments. So Exodus series tayo, and in our Ten Commandments in Genesis chapter 20, nakikita natin how God has instilled to Moses and even the Israelites the Ten Commandments, and even how God has implored, or even God gave us this blessing on how we can obey Him through the Ten Commandments. And in Exodus chapter 20, we are now going to the pang-ilang commandments na po natin ngayon. Ayan, 9th commandment na po. Last time was stealing, do not steal. And right now in Exodus chapter 20, verse 16 says, do not give false testimony against your neighbor. Do not give false testimony against your neighbor. Ayun po ang ating pag-aaralan natin sa oras na ito. But before that, U.S. surveys shows that 91% of their people lie regularly. Sa U.S. po, sa survey po nila, sinasabi na 91% of Americans are lying regularly. Nagsisinungaling, halos normal sa kanila ang magsinungaling. Tignan nyo katabi nyo. Hindi naman foreigner, no? So, hindi sila kasama sa 91%. At out of the 91%, ito po sinasabi. As to the question, who lies most in America, the studies tells us, sino ba yung mas nagsisinungaling? Kaya US to, hindi po namin kinuha sa Pilipinas, particularly sa Taytay. Hindi kami nag-survey rito. Ano po, sino yung sa 91% ang mas nagsisinungaling? Man lies more than women. Tama po ba? Hindi ah. Sa Amerika po ito. So sa Taytay, hindi po kami nag-survey. So, man lies more than women. And even, young men lie more than older women, older men. So mas nagsisinungaling yung mga nakakabata. And kanina po, it's Elevate Sunday. So most of our people na who are singing here are from Elevate. But I'm not saying that they lie more than older men. Even black people or blacks lie more than the whites. Yung mga negro na American negro or American blacks are tends to lie more than American whites, no? Yung mga puti. Or unemployed people lie more than those with jobs. Mas nagsisinungaling yung mga unemployed kaysa dun sa may mga trabaho. Also, poor people in America lie more than the rich. Mas nagsisinungaling tayo yung mga mahihirap kaysa dun sa mga mayayaman. And liberals lie more than the conservatives. These are surveys from the US na particularly 91% of the citizens are lying. But in Proverbs chapter 12, verse 22, pakibasa po, 1, 2, 3, go. No? The Lord detests lying lips but delights in those who tell the truth. But before that, may I request everyone to please bow down their heads. Father, we pray for your spirit to be with us. Fill this place, Lord God. Open our hearts and our minds that we may be able to understand every word that you will be speaking. And even, Lord God, make me a mouthpiece of your word. Itago niyo po ako sa inyong likuran so that your name will be lifted up. We thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi rito, the Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth. Ayaw ng Panginoon ang mga sinungaling, but He delights on those who tell the truth. That's why our title for today is, do not lie, tell the truth. Sabi mo sa katabi mo, do not lie, tell the truth. That is our title for today. Ito po yung pag-uusapan natin for our Sunday worship, our Sunday message. Do not lie, tell the truth. Bakit? People are persuaded to lie for the following reasons. Bakit minsan nagsisinungaling yung tao? They are compelled to lie or minsan na-force silang magsinungaling. Ito po yun. Bakit? Ano yung mga bagay kung bakit sila nagsisinungaling? Number one is wickedness. For we were all once sinners, na lahat ng nung tayo ay pinanganak ay may kasalanan na po tayo at nanunuot sa atin ang kasalanan. Kaya nga in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Meaning na tayo ay namumuhay sa kasalanan bago natin tinanggap ang Panginoon Diyos bilang Panginoon
at sariling tagapagligtas. Nature ng tao na mas lalong makasalanan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they tend to tell lie. Bakit? In John chapter 8 verse 44, pakibasa po. 1, 2, 3, go. So ganito po yan. The moment na nung pinanganak tayo, tayo pinanganak na may kasalanan at tayo ay namumuhay sa kasalanan. That is why tayo nga ay anak ng kaaway. Which means, for you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things that he does. Kasi kung ano yung anak, yun din yung bunga. He was a murderer. Satan was a murderer from the beginning. He has always hated the truth. Ayaw niya ng katotohanan. Because there is no truth in him. So, yun po yung sinasabi. There is no truth in him. And when he lies, it is consistent with his character. Bakit? For he is a liar and the father of lies. That is why we are compelled or we are persuaded to tell lies kapag tayo ay namumuhay sa kadiliman. Sapagkat normal sa mga taong makasalanan ang nagsisinungaling because of wickedness. That is why children or people are telling lies because of the wickedness doon sa ating buhay. Also, people are persuaded to lie because of fear. Natatakot, nagsisinungaling. Di ba sa mag-asawa, pag may nagtitext, o sino yan? Pinsan ko. Ah, si kumpare, tumawag. O pare, oh sige, magkikita tayo pare. O doon sa dating pinupuntahan natin pare. Pag binaba, sige pare, I love you pare. Ay, I love you. Di ba? Sasabihin ng misis eh, no? Eh, sino yan? May parang boses babae ng kumpare mo. Minamalat. No? Because takot tayong mahuli. Because of fear. Kaya ka nagsisinungaling because of fear. Nung bata ko, nung sa school namin before, bago magkaroon ng quarterly test, binibigyan ng mga estudyante, kunyari medyo mahina dun sa subject na yon, bago mag-test, para pag-aralan mabuti, merong notification slip or notification letter for the parents to sign. Nasasabihin ng teacher doon, Mr. and Mrs. Manuel, your son is deficient on the following subject. Kindly assist him to study before the exam. Pag nakarinig na kami ng notification letter na yon, takot na takot kami ipakita sa magulang namin kasi pagagalitan, oh, bakit ang mababa ng quizzes mo? Bakit ang mababa ng test mo? So, kailangan, hindi ko ipakita. Ginagawa ko, yung yaya ko, sabihin ko, Diding, pangalan ni yaya ko, Diding. Pakigayahin mo naman yung pirma ni mami. So, pinapagaya ko yung pirma ng nanay ko. Nagagaya naman. So, sinasubmit ko sa teacher. Because of fear, I am telling a lie because fear na bakit baka mahuli ako, mapagalitan ako. Minsan, di ba, pag kunyari, naglalaro mga bata, nabasag yung pinggan, yung paboritong baso ni tatay. Narinig nung tatay. Bag! Oh, sabi ng anak, oh, ano yan anak? Meron, ano ba yan meron dyan? Sabi niya, meow, meow, meow. Ahayaw aminin kasi baka mapagalitan. Nung high school ako, ganun din po, naging normal sa akin yung parang magsinungaling. Ang ginagawa ko, kapag meron kaming trouble sa high school, instead na sasabihin ng principal namin, oh, bring your parents. Ang ginagawa ko, kinakausap ko yung ate ko. Yung ate ko kasi laki ko rin. So, tol, ano, punta ka, sabihin mo, guardian kita. No? Sabihin mo na sa abroad si mami. No? So, ganito, pag pumunta sa principal, ako po yung guardian ni Eric kasi po yung parents po namin nasa abroad. Yan. Para lang hindi mahuli na may ginagawa kami kalokohan. To the point na sa sobrang takot namin na huwag maisumbong, meron kami ginawang malaking kasalanan sa eskwelahan na aabot na sa asunto. Ano na kami kasi physical injury na nangyari sa amin that we have to call our parents. Talagang pinapunta yung magulang namin. Nagulat yung mami ko. Sabi niya, ang bait-bait muna ng anak ko. Hindi po, ang daming kahusuhu niyan. Kasi hindi lang namin kayo matawagan kasi nasa abroad daw ho kayo. Nagulat tuloy nanay ko na ang dami, ayan nanay ko yan, yung hiya ngayon. Ang dami ko palang asunto na hindi pala niya nalalaman. Because of fear. Takot tayong malaman kaya tayo nagsisinungaling. Natatakot tayo magbayad ng tax. Oh, naku, baka masingil tayo marami. Bawasan mo na lang, kunyari, ito lang kinikita natin. Fear of
paying a lot. Fear na baka mahuli tayo sa batas. Natatakot tayo, kaya tayo nagsisinungaling. Takot tayong mahuli. Diba, habang nagmamaleho, nakapasok ka ng one way or color coding, ang ginagawa mo, fear of being ano, being arrested, fear of ano, dun sa mga multa. Kilala ko si ano, taga Malacanang ako. Sabihin, saan po kayo sa Malacanang? Doon, dumaadal ako ng Malacanang, nagtahan Malacanang papuntang Recto. No? Doon ka pala nag-aaral. Sinasabi mo taga Malacanang para lang hindi ka mahuli, fear of na hindi ka mahuli or red hand caught red-handed. So we tell lie because of fear. And people are persuaded to tell lie because of to resist or to escape from embarrassment. Ayaw nating mapapahiya tayo. 'Di ba? Anong ginagawa natin? Pare, atin ka. Atin ka ng D group, bro. Atin ka ng D group. Sige, sige, atin ako. Para lang hindi nakakaya na tumatanggi, sasabi mo, sige, atin ako. Para lang hindi mapaya na, uy, hindi umuatin ng D group. Hindi, atin ako. Pero the moment na yun, sabi, pare, ubo, ubo. Hindi ako pwede. Ubo, ubo. Sa text, no? No? Sinasabi lang natin, sige, sige, pupunta ako. Para nasan ka na? On the way na. No? Para lang hindi mapaya, nasasama ka, pare, something came up. Hindi ako pwede. Diba? So, fear of embarrassment, ayaw nating mapapaya, kaya tayo ay nagsisinungaling. Or even, fear of, we are persuaded to lie because we want to earn more money. Diba? Iba sa sales, I'm not saying that sa sales ay masama, pero some of that, you would tell a lie. No? Minsan sabi mo, magbebenta ka ng bahay diyan sa may Kainta, doon pa sa may malapit sa junction, tatabi ng creek, tatanungin, binabaha ba yan? Hindi po! Lumulutang ho yung bahay diyan, pag bumaham, isang riling salbabida, lulutang ho yan, may angkla pa ho yan. Di ba? Pagpasok sa bahay, kita mo yung marka ng bahay na doon sa gatao na, no? Lagpas ng tao. Ay, hindi ho yan, dekorasyon ho yan. Hindi ho yan, tingnan mo, paikot ho yan. O, pantay. Kasi yung baha umabot sa loob ng bahay. At times ganun eh, sasabihin mo doon sa kotse, sira ba yung kotse na yan? Hindi, umaandar yan. No, pag start, parang ayaw, nilalamig lang yung giniginaw. Ikaw ba naman, pagising mo, no, hindi ka kagad makakaandar. Ang dami mo pang katuwiran. Para lang kumita ng pera, magsisinungaling tayo. Even, sasabihin mo sa investment, pare, invest ka sa akin, you will earn 25% na investment mo in one week. Wow! Gusto mo para totoo. Malaman mo na totoo. Sinasabi ko, isyong ka ng post-dated check. Di ba? Ang daming na papainan ng ganon. May investment. Ano ba yung benta? Shampoo. Pero kikita ka ng milyon. Shampoo, kumikita ka ng milyon. Di ba? Networking dating. Pero ganon. Mag-i-invest ka ng ganitong pera at to the point na i-deposit mo na, tumatalbog yung check. Pare, ano? Wala pa kasing investors namin eh. Wala pa eh. Di ba? You tell a lie para kumita ng pera. Minsan magte-text, di ba? Hi, kamusta na kayo? Ito ang uncle nyo sa abroad. Meron akong offer sa iyo, di ba? Na ano kayo sa mga text kami, no? Ay, tita, kamusta ka na? Meron ka ba dyang ano? Worth 5,000 na load. Ang dami, mabenta rito sa Japan, mabenta rito sa Qatar. Basahan mo ako ng load, pati yung password. Di ba? Ikaw naman, uy, kikita ko rito. Tapos hindi na nagtitext pabalik. Na-scam na. O kaya, yung budol-budol. Di ba? They would lie. Ibig sabihin, may dalang malaking pera. Pagbaba mo dyan, lolo, lola, meron po ako dalang pera. Pero meron lang kong kukunin. Iiwan ko muna sa inyo. Pinakita. Masisilaw ka sa pera eh. Di ba? Ang kakapal, nakagoma pa. Tigi 1,000. Sabi ko, sige, itabi mo muna sa akin. Eh pero, lolo, kaso, pwede muna, amin muna yung relos mo. Sa kaising-sing mo, para naman for insurance lang ho namin. Pero babalikan ho namin, ang daming pera ho niyan. Make it 1,000,000. O sige, sige, usay na yan. Yan, o, di ba? Sinanla mo, to the point na, sana wag na bumalik kasi maraming pera to. Pag uwi mo ngayon sa bahay, panay-dyaryo pala, laman ng pera. Nabudol-budol. Ibig sabihin, people would tell lie because they want to earn money. So, they are persuaded to lie for the following reason, and one of it is money. Again, our title for today is Do Not Lie, Tell the Truth. Do not lie, tell the truth. In what ways do we tell lie? Sometimes hindi natin maunawaan. Ang pagsisinungaling, yung hindi lang nagsasabi ng totoo. Pero maraming paraan na minsan hindi natin alam na nagagawa pala natin na nagsisinungaling pala tayo. Sa paanong paraan? In what ways we tell lie? Number one, we tell lie through slander.
Ano yung slander? Slander is an abusive attack on a person's character or good name. Words falsely spoken that damage the reputation of another. Ibig sabihin, sinisiraan mo yung tao, yung kapwa mo, doon sa kanyang karakter. Kumbaga, kunyari si church member na ganito, ah si sister, ano, ganyan-ganyan, pinagkakalat natin. That is slander. Sinisiraan natin, even sa company. Diba sa kumpanya, kapag meron kang competition na pareho kayong project, sasabihin mo, boss, yung ganyang trabaho niya, hindi po maganda. Laging late po yan nagtatrabaho. Lagi pong late yung submission ng kanyang report. Lagi pong pabaya po siya sa mga tao. So sinisiraan natin yung tao. Minsan, kunyari, may kagalit kang ka-church member, nakita mo yung anak, sisiraan mo sa kapitbahay. Alam mo ba yan si sister ganyan? Yung anak kaya, no? Yung kasama yung boyfriend. Hindi Christian yung boyfriend. Paano mo nalaman? May pagdating, tingnan mo, umiyak, buntis yan. No? Kalahati pa lang, wala pa sa bahay, papunta pa lang sa gitang bahay. Alam mo, tatlo na naging anak niya ni kumare. Siniraan na natin yung tao without justifying kung ano yung talaga yung pagkatao ng tao na yon. Or even, minsan kapag may bagong church member, pero kilala mo sa kabilang church, sabihin, ah si sister ganito, kaya lumipat yan, ganyan. Ang dami niya siningil, ang dami niya pinag-utangan niya lahat ito, ang dami niya pinagsinungalingan. So yung bagong member na parating pa lang, sira na dun sa isang miyembro. So ang gagawin, yung pinagkwentuhan, ah siya ba si sister ganito? Ano mang nangyayari? Nagiging galit ka na rin dun sa tao na yon. Though hindi mo pa siya kilala, because of slander, nagkukwento tayo ng hindi tama tungkol sa tao, feeling natin kaaway na rin natin yung tao na yon na pinagkukwentuhan. Which, minsan, at most of the time, hindi totoo yung ganong mga kwento. So those are slander. At sinasabi rito ni Thomas Watson, he is a theologian, sabi, the scorpion carries his poison in his tail. The slanderer carries his in his tongue. Kung gano'ng ka-poisonous yung scorpion through his tail, ganon din ka-poisonous tayo kapag nagsasalita laban sa ating kapwa. That is slander. Taking or making up stories na hindi naman totoo laban dun sa karakter ng tao. That is slander. And what does the Bible says about slandering? Do not, in Leviticus, do not go about spreading slander among your people. Bakit? Do not do anything that endangers your neighbor's life. Alam niyo po, sa paninirampuri sa tao, ang nangyayari, nasisira ang kanyang buhay, even it might cause his life. Dahil sa paninira natin, dahil hindi natin siya binigyan ng pagkakataon magbago, siniraan na natin lahat siya, yung tao na to, nasira na rin yung buhay niya dahil sa mga sinasabi natin hindi magaganda. So our title for today, do not lie, tell the truth. Diba? Kaya minsan, yung mga members natin or even sa mga ka-office mates natin, pag nandyan na yung, alam mo yung taong nagkukwento ng hindi maganda, ay huwag na tayo dyan. Kasi minsan, nagkwento ka sa kanya, siniraan ka pa niya. Minsan, tinulungan mo na, siniraan ka pa. It destroys, no, and endangers your neighbor's life. So, yun po yung epekto ng slander. And, secondly, is gossip. Kanina, slander. And, ways we tell lie is through gossip. Ano yung gossip? Gossip is a report or often malicious about behavior of other people. Unnecessary bearing of information that may or may not be true and is harmful to the subject. Ibig sabihin, if we are gossiping, sometimes ito nangyayari sa church. Sister, may share lang ako yung problema ko. O sige, share mo. Ano, atin-atin lang to ha? Opening na. Atin-atin lang to ha? Uno mo, ako pa. Kasi yung problema ko, sister, sa asawa ko ng bababae. Saka yung anak ko medyo napapariwaran, nagiging adak, pag-pray mo naman ako. Upa, ako sis, alam mo, tayo tatlo lang nakakaalam niyan. Ikaw, ako, at buong CCF. No? So, ang mangyayari niyan, para hindi masabi na gossip, sasabihin iti-text, dear brothers and sister, please pray for our sister ganito, na ang asawa niya ay nangangalo niya kay sister ganito, at ang anak niya ay buntis dun sa taga-elevate na ganito. Grabe. Naikwento na, gossip na ang nangyari. Nadagdagan na ng kwento. So, ibig sabihin, minsan, no, pag nagpipray tayo, minsan, pinupost pa sa FB, please pray for our brother, ganito, who are struggling with addiction through drugs. Please pray that he will be relieved. Ipag-pray nyo na lang sa Panginoon.
Eh, pag pinupost nyo pa, sa, eh, lahat nakakabasa. Everyone can see. No? Yung public yung ano mo, yung settings mo dun sa FB. So lahat nakakabasa. Ay, ikaw ba yung addict? Grabe, no? Ikaw ba yung nangangalo niya? Oh, grabe. Pagkatingin mo rito, hi, brother, nangangalo niya. Kamusta na? Upo ka rito. Gossiping eh. Mga bagay na kinukwento, sinabi nga, atin-atin lang ha. Di ba? Sa gossip, ganun din eh. Pag sa church, nakakatulog, tingin yung katabi nyo. Pag church, pag message. No, no. Pero pag sabi, may kukwento ko sa inyo ha. Tungkol kay ganito. Kita mo, yung tenga nandiyan sa kabila eh. At ito maganda. Dalawang kwarto dyan ha. Pag nagkukwento ng isang problema, yung ibang kadigroup nakatingin sa ano mo yun ba siyempre kukwento mo sa kabila? Hindi. I'm not saying, wala po dito yan. Wala sa CCF niyan. Ibang church po yung kinukwento ko. So gossip minsan nakakasira ng reputasyon ng tao. Even, we are also telling lie through gossips. Ang gossip po, dagdag information, dagdag bawas po yan. Minsan magkukwento ka, ito yung kwento eh. Siya ganito may problema sa asawa. Ang kwento, dadagdagan, siya ganito, may problema sa asawa at yung asawa niya ng bababae. Tapos ito, yung pangatlong kwento, si ganitong brother, may problema sa asawa, nangangalo niya yung asawang lalaki at may anak sa labas. May dagdag na. Dumadagdag, nanganganak at nanganganak yung mga kwento. At pag umabot na doon sa mismong tao, may problema ko sa asawa, may sakit yung asawa ko, pinagpipray ko. No? Ang layo na nung inabot ng kwento because of gossip. So our title for today is Do Not Lie, Tell the Truth. And even flattery. Sometimes flattery is a form of lie. Ano yon? Flattery is a form of lie. Mas lalo sa mga bossing, diba? Sa mga opisina, mas lalo ngayon, September na. October, November, December, magbubonus na. So ngayon, sisip-sip ka na sa boss mo. Boss, good morning! Ang gandang lalaki nyo ngayon ah! Diba? Bagay na bagay ho, yung brown yung polo, sa violet yung pantalon, sa puti yung sapatos. Good looking, boss! Diba? Ibig sabihin, nambobola! Pag nakakita ng babae, alam mo manliligaw? Sino, may nagturo sa akin ito, si Edgar. Ganto lang magturo niya, pag paano manliligaw. Alam mo, napanaginipan kita. Hingal na hingal ako. Bakit? Hinahabol kita sa panaginip ko. Nambobola. Ang daming mga ginagawa para mambola. That is flattery. O kaya, dito, para ayaw kunyari, may kumanta, sister, ang ganda ng boses nyo. Boses baka pang New Year. Di ba? Bagay na bagay sa inyo pa New Year. Sasabayan ko yung sinturon ni Judas. Di ba? Pag kumakanta, sasabayan ko ng sinturon ni Judas para maganda pang New Year yan. Pero minsan, binobola na lang natin because we want to gain something. Sabi, excessive or insincere praise. Di ba? Pag nakakita ka ng lolo, mga 90, lolo! Parang hindi ka lang lolo, kala ko teenager ho. Masyado ka na, teenager, pagsasabi mo. Di ba? Ang galing nyo mangbola, mas lalo sa sales, di ba? Ako, nasa frontliners ako, siyempre, kailangan you must be courteous. Hi, good morning, ma. I thought you had a great day today. Parang mga ganun lang ano eh. Kasi ang ganda po ng aula ninyo. Sige, ito, i-offer mo na ngayon yung produkto mo. Bili ho kayo ng ganitong insurance, bili ho kayo ng ganitong gamot, at natitinda rin ako ng osterized cellphone at meron lahat, di ba? Para lang magkaroon ng tiwala. No, you flatter the people o kaya binobola natin. That is a form of lie. Form of a lie. That's flattery. Ano sinasabi ni Paul in 1 Thessalonians chapter 2 verse 5? When he is spreading the gospel, he do not use flattering words. When he is declaring the good news of the gospel, sabi, for we never use flattering speech, as you know, or had greedy motives. God is our witness. This is the time kung saan nagbabahagi sila ng salita ng Panginoon. Hindi nila binubola yung kanilang mga taong pinapahayagan ng salita ng Panginoon. And even with us right now, we should not do mambola or do flattering speeches. Ano pa? Exaggeration. Di ba? Pagka may mga exaggeration na sinasabi, no, to enlarge beyond bounds or truth, or embellishing a story to entertain others. Di ba, minsan exaggerated, nagkukwento. Alam mo, Brad, si ganito, ito sinabi sa iyo eh. No, pupunta sa isang D group. Pare, ito sinabi na kabilang D group. Ito ka daw. Sabi lang pupunta sa kabila. Alam niyo po, Brad,
yung kabilang D group na to, ito sinabi sa inyo, ito pa, at ito pa, ito pa. No, dumadagdag, nagiging exaggerated. Sinabi lang, Brad, wala kang D group. Sasabihin, naku, pinipersecute na ako, wala na akong D group. Na-e-exage. Nami, daddy, mukhang ayoko na sa church nito kasi kailangan pala magka-D group ako. Diba? Masyado nang na-e-exage doon sa kwento. Or, kaya minsan nagkukwento. Alam niyo po, nung kumanta po ako, 3,000 yung nakita kong tao sa labas, doon sa church, mga 300 lang. No? So, exaggerated masyado yung kwento to the point na tayo na ang nagiging sikat. Di ba po, sa may mga kwento, pagka mayroong mga grupo, sino laging bida? Yung nagkukwento. Sasabi niya, alam niyo po, yung lolo ko, napakalakas. Bakit? 3 binuhat niya nung nagkaroon ng bagyo. Eh wala kasi sa lolo ko, yung lolo ko napakalakas. Pati baka, nabuhat niya. Oh, eh, mahina yung lolo nyo. Lolo ko, lahat ng sasakyan, napapahinto niya. So, sobrang lakas. Bakit? Ano ba tatay mo? MMDA. Masyadong exage. Ang daming kwento, pero exaggerated na lang. Ang dami nating ginagawang kwento, pero masyado nang exaggerated. So, it's a form of lie. Nakita ko, gabundok na problema, di ba? Minsan, na-traffic ka. Ang gagawin mong dahilan, meron hong banggaan eh. May nabangga ho, labas yung buto. Ang dami hong natataranta, lumabas yung buto. Bakit? Nahulog sa jeep, nakasabit, nahulog sa jeep, lumabas yung buto nung nasa kasaan. Ano may nasa kasaan? Kamatis. Pero yung kwento mo, exaggerated na masyado. Parang alalang-alala ka sa kamatis. Namumutla pa nga ho yung kamatis eh. Ikaw ba mahulog, di mamumutla ka rin. Di ba? Pero sa mga kwento, minsan, over na. Exaggerated na. And it is a form of life. Also, even in silence, we are telling a lie. Bakit? We are concealing the truth. Minsan, pag nagmamaleho si Mr. at si Mrs. at si Mr. sa sobrang enjoy na kwento niya, yung sinihan dati sa ABC sa Guadalupe, ay, diyan kami. Sino pa nakakaalala sa ABC na Guadalupe na sinihan yon? Ayan, si Edgar, kilala pa. Ayun, may nakakaalala. Alam niyo po, Grandparents Day, so I'm sure that nadaanan niyo po yung ABC. Highway 54. Edsa po yun. So, pagkita, ay, diyan kami nanood ng girlfriend ko dati. Siyempre, sa sobrang tawa kasi naalala yung ano, yung sinihan. Biglang si Mrs., anong ginagawa? Silent treatment. Tahimik. Sabihin ng Mr., galit ka ba? Iisipin ngayon ng Mr., ano kaya sinabi ko 5 minutes ago? Ano kaya sinabi ko 10 minutes ago? 1 hour ago, may sinabi ba ako again sa bienang ko? May sinabi ba? Kasi hindi nagsasalita si Mrs. Oh, galit ka ba? Traffic pa naman sa EDSA ngayon. No, 3 oras hindi nagsasalita. Palis na palis yung laway. Oh. Hindi nagsasalita. Ayaw sabihin na galit. Or minsan, no, si husband, nasa bahay, naguhugas ng pinggan si Mrs. Naguhugas ng pinggan. Ayan. Honey, may basketball lang ako. Okay na ba? Sama ko. Tahimik ko. Bang! Mabasag eh. Basag yung pinggan kada hugas. Sabihin, galit ka ba? Bang! Eh, ubos niya nga yung pinggan natin na eh. Hindi ka pa galit, ha? Wow! Di ba? Sabihin mo, wow, kita mo naman, no? Ubos niya yung pinggan, hindi ka pa galit. Kasi hindi nagsasalita. And you are concealing your emotion. That is also lying. Di ba? Galit na, ubos niya yung pinggan. Baso, gusto mong baso pa ubusin, no? So, because of silence, we are telling lies. Nagkakapagsinungaling din tayo. Again, our title is Do Not Lie, Tell the Truth. Sabi mo sa katabi mo, Do Not Lie, Tell the Truth. Ano naman yung impact o epekto ng pagsisinungaling sa atin? Ano ba epekto ng pagsisinungaling sa atin? Number one, sabi, if we keep on lying, it will, no, destroy our character. Kapag nakita ka na, kilala ka ng pag nag-text, o pare, punta ka. Alam mo yon, meron sa inyo, I'm sure, nababansagan. Ikaw naman, lagi kang nasa, ano eh, nasa yaya ka lang, pero wala ka sa gayak. Or, wento ka ng wento, wala ka namang kwenta. Eh, yung kwento ng kwento, lagi nandyan. O, may outing tayo. Sige, count me in. O, dito, magsasuggest pa yan eh. Sa mga meeting, alam nyo, di ba, sa mga ministry, may mga meeting. Ang daming suggestion yun sa meeting. May I suggest, ganito gawin natin, 1, 2, 3, 4. Pero pag nandun na sa activity, asan si sister na nagsuggest? Kru, 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 kru.
wala. Bakit? Nabansagan na siya na panay kwento pero walang kwenta. Minsan may sasabihin sa'yo, di ba? Ako, di ba, I'm sure that maraming ako, ayokong nangangako sa anak ko eh. Kasi pag nangako ka sa mga bata, aantayin lagi yan. O may outing tayo. Sinusurprise kayo kasi minsan may experience yun eh. Pag nangako sa isang beses, o may outing tayo. Talagang, ano no, 1 week ago, Monday pa rin nakasumimintra na sa yung bata. Kasi inaantay na eh. Pero pag hindi natupad, ano nangyayari? You get disappointed. Pagkatapos na naman, nasasanay na napapangakuan yung bata pero hindi natutupad. Ano nangyayari dun sa kwento ng mga magulang? Nagiging drawing na lang. Kaya minsan, one time sabi nung nanay, anak, mamamasyal tayo, pupunta tayo ng Disneyland. Sabi nung anak, kumuha ng ano? Crayons, mami. Ito po Crayola. Kulayan nyo po yung mga drawing nyo. Panay drawing! Di ba? Minsan, ang dami natin mga pangarap, panay drawing na lang. Nangako, tutuparin ko pa ba? Di ba? Minsan, ganun tayo. Nangangako tayo, pero it destroys our character. Paano? Nababansagan tayo na sinungaling, nababansagan tayo, ah, ayun na si Totoy drawing, ayun na si, ayun na si, ano, si bahala na gang, laging, sige, bahala na. Pero laging wala naman doon sa usapan. So, it destroys the character. Ano pa? It destroys relationship. Basically, it destroys yung family relationship. Kapag si husband, si wife, no, si husband, lagi nagtatago, nagtitext, sino yan? No? Ano to? Kaopisina ko. Ha? Lalaki, boss ko to eh. Pero, honey ang tawag. Honey, oh, magkita tayo mamaya. O kaya minsan, naglalakad kayo, nakita ka ng girlfriend, alam mo yung may kasama kayo mambabae. Ah, kasin ko. Ganito kami kasweet ng kasin ko. Di ba? Minsan, no, nahilig tayo, nagsisinungal, but it destroys our relationship. Ang dami mga broken relationship because people, oh, the husband or the wife tells lie. Bakit? Paano yun? Pag-uwi, saan ka galing? Diyan, galing ako sa patay. No? Patay sindi ilaw. Doon mo lang, lagi gustong may patay sindi ilaw ng lalaki. O kaya, ba't kagabi? Nag-night shift ako. Night shift, panggabi ka ba? May trabaho? Hindi, yung night shift pala doon sa may Ortigas Extension. No? Dinadaanan niya noon, Edgar. Dinadaanan lang, pero hindi pinupuntahan. So, ayun yun. Ibig sabihin, dahil sa pagsisinungaling, nasisira yung relationship. Maraming broken marriages because of people telling lie. Because the husband tells lies, no, because the women or the wives tell lies, yun po yung nangyayari. Kilala niyo po yan, si Bruce Jenner. He is an Olympian champion in 1976. Very great, alam mo, laki ng katawan niyan, ang gandang lalaki, and to the point na on his 70th birthday, 70 plus birthday, nagpalit na siya. Hindi na siya si Bruce Jenner, si Caitlyn Jenner na siya. So si Kat Jenner na siya. So nag-change siya ng kanyang sex or sex change siya or transgender na siya. But ito pong masakit, nung sinabi ng wife, yung wife niya, nakapangatlong asawa rin si, ano eh, si Bruce Jenner and his wife. Ito po si Kardashian, na mother nila Kim Kardashian, yung ano, yung living up with the Kardashians. Mother niya, yung wife niya, no, it was painful for her, it was, on an interview, it was painful for her na not realizing na yung husband mo nagkaroon na ng broken marriages, na nakaroon na ng broken marriages at eto siya pangatlong asawa. Anong nangyari? Hindi niya nakita na gusto rin pala niya babae, maging babae yung kanyang asawa. So masakit, broken relationship. Minsan makikita nyo, si yung wife ni Bruce, sabihin, honey, nasaan na yung duster ko? Ba't parang kulang yung duster? Ay, nasa drawer ko pala. Mali. Di ba? Kasi nagtatago pala, nagkukubli, nagsisinungaling sa relationship. No? By telling lies, it destroys relationship. So we have to speak that, don't tell lie, tell the truth. Another effect of lying is church destruction. No, nasisira yung relationship, even the church, it will affect. Alam niyo po, in the time with Joshua, in si Achan, nagtago siya after a victory from Ai, na pagkapanalo nila, si Achan po medyo yung plunder, kumuha siya ng plunder. Supposed to be, that will be burned
pinapasira lahat, and that will be offered to God. Pero ginawa niya, kumuha siya ng konti, nag-conceal siya, to the point na natalo ang Israel because of yung pag-conceal ni Achan ng kayamanan. Bakit? Because of lie, even the church will be affected. No, ano yung sakit ng kalingkingan, yun sakit ng buong katawan. If one of our members is not telling the truth, kaya nga very important yung D group for us to be accountable. Kasi kapag hindi tayo nagiging accountable sa D group natin, then definitely we might have having troubles in our relationship with God. There is church destruction. Even pinakita rin ni Paul on tithing, no? Nakakasira, no, sa tithes. Bakit? In Acts chapter 5, sabi, then Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the proceeds from the field? Nangako kasi si Ananias sa kasi Sapphira to give everything to the Lord. Pero dahil malaki yung binenta, sige, yung iba na lang ibigay natin sa Lord, yung iba sa atin. Malaki kasing kita, sayang naman. Kaya nga si Ananias, ano po nangyari? You have not lied to men but to God. When he heard these words, Ananias, ano po nangyari? Drop dead. Pagka na doon kayo sa point na yun, kapag nagsisinungaling pala, sino sa atin ang hindi pa nakapagsinungaling? Sino sa atin ang nakapagsinungaling na? Ayan, yung mga hindi nakapagtaas ng kamay, you will drop dead. So, antay-antay lang, meron po tayong stretcher dyan. Pero then again, no, it destroys our relationship with God, it destroys our relationship as a church. And even lying, no, it will destroy our soul. Kapag tayo hindi lalong nakakilala sa Panginoon, no, ang kaluluwa ng mga taong hindi mananampalataya sa Panginoon will be destroyed. Ang sabi rito, Revelation chapter 21 verse 8, but the cowards, unbelievers, vile, murderers, sexually immoral, no, sorcerers, idolaters, and all liars, their share will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So yun po ang hantungin ng kamatayan. And in Matthew, it tells us that, I tell you, on that day of judgment, people will have to account for every careless word they speak. Ang Panginoon po, nakikita po, naririnig po, yung mga bagay na sinasabi natin, kung dinadagdagan ba natin, o ini-exage na lang natin, alam ng Panginoon, and God, no, we will be accountable to God sa mga sinasabi natin, sa mga binibigkas natin. Tayo po ay accountable sa Panginoon. Bagamat, kunyari, dinagdagan mo na lang kwento para mas maganda pa yung kwento, pero accountable po tayo sa mga sinasabi natin. Again, our title, do not lie, tell the truth. Sabi mo sa katabi mo, do not lie, tell the truth. Ayan po. Truthful tongue, on the other hand, can also be a mighty instrument of love and grace. Dahil pag tayo ay nagsasabi ng katotohanan, merong pag-ibig at merong, sabi nga, long-suffering, grace, yung pasensya sa atin. Bakit? Sabi in Ephesians chapter 4 verse 15 says, but speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head, which is Christ. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, may benefit doon. Lalo po tayong lumalago bilang church, bilang individual, dahil sa atin ay nasa atin po ang katotohanan. Diba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior, ano po nangyari? The truth is in us. Sabi mo sa katabi mo, the truth is in you. That is why, if the truth is in you, we can speak the truth in love. So we will grow as a church, and Christ is the head. Ano pa in verse 16? From Him, the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building up itself in love. Kapag tayo ay tama ang sinasabi natin, katotohanan ang sinasabi natin, then we will build one another. Instead na sinisiraan, no, it encourages one another. No, tapikin nyo nga yung shoulder ng katabi nyo. That serves as an encouragement. No, huwag yung batukan.
topic lang, no? No, it build up one another because we love one another. The tongue can help put together, no, put others and the church together. No, with the tongue it can destroy, but with the tongue who speaks truthfully, it builds the church and one another together. Again, do not lie, tell the truth. And as I close, Proverbs chapter 24, verses 26, an honest answer is like a kiss of friendship. If we tell the truth, no, mas marami tayong mawiwin na kaibigan.